Hello mga kamitsu, so i-explain ko sa inyo about sa Mirage G4 promo. No, paulit-ulit na lang kasi yan, marami kasing nababasa ko sa mga group chat. No? Kasi minsan nagjo-join ako ron pero hindi na rin ako nagpo-post doon kasi magulo na eh. Dahil punong-puno na ng INT ron. So ganito yan, karamihan makikita nyo sa Facebook nakalagay. 3-2 months, zero down payment. Once na-approve ka, ayan na, dyan nalalabas yung katotohanan. So, explain ko yan, no, para sa mga kliyente yan, sa inyo mga kamitsu, and of course sa mga ayente na rin na hindi lang nila na-explain. So, it's about time na ma-explain ko yan sa inyo para maintindihan nyo. Kaya kung kayo ay bago lang sa aking YouTube channel, pakishare po ito, itong promo na to na Mirage G4. So, panalo kayo rito mga kamitsu. Lagi niyong tatandaan. Kaya kung bago ka lang, mag-subscribe po kayo. I-like niyo itong video, i-share niyo para makatulong tayo sa iba. Okay guys, welcome back. So pag-usapan natin yung Mirage G4. Naglipa na yan sa mga Facebook. No, even ako, meron akong ganyang posting na zero down, tapos 2 months free. So nakakalito nga naman yun, ba zero down na. Kaya ako nga, bibili nga akong cellphone, home credit, mayroon 30% down payment. And then dito sa Mirage G4, ba wala. Which is totoo yun, mga kamitsu. Mayroon talagang ganyan. So, depende yan sa bangko, kung sino nag-approve, at depende yan sa option na pipiliin nyo. Ako, mga kamitsu, pagka mga nag-apply sa akin, na-release ko, dalawang option lagi yan, binibigay ko sa kanila. Na, unang-una, ang zero down payment at free 2 months. RCBC, pwede yan. Na? So, malinaw sa inyo yan. Ha? Ngayon, yung ibang bangko, kamitsu, once na nag-avail ka ng zero down payment, 20% po yan. No? Base yan sa 20%. So, nag-apply ka na. So, once na nag-apply ka na, depende sa bangko. Okay? Simulan natin sa Bank A. So, si Bank A, once na na-approve ka nila, lalabas niyo yung quotation dyan, no? Yung magiging final computation. Ako, kung ako tatanungin nyo, meron akong dalawang option, which is yun naman talaga ang tama. So, ang option 1, zero down. Diba? Zero down siya. Pero, meron po siya, wala po siyang 2 months free. Aba, bakit? Ba't nakalagay din sa ano? Kasi, mahirap kasi picture lang yan eh, mostly sa Facebook at nakikita nyo. So, hindi na-explain eh. So, ito, ginawa ko itong YouTube para explain ko sa inyo. So, yung option 1 ng Bank A is zero down payment pero wala ng free 2 months. And then, merong option 2 yan. No? Nasa sa inyo yan, mga kamitsu, kung anong pipiliin nyo. Meron naman dyan, may down payment. No? Para safe, kasi nga depende sa bangko yan. 30,000 more or less. Pwede pang bumaba yan. Pwede rin yan tumaas. Doon tayo sa safe, 30,000. Pero meron siyang free 2 months. So ngayon, ang iba, naiisip ng iba kasi, free 3 months, medyo alanganin yun. No? Nakakatakot yung ganun. Hindi po free 3 months yan. Alam nyo bakit? Kasi ang 2 months, considered as parang magiging 3 na. Kasi the day na release, let's say sabihin natin nag-release ka ng January 30. So magbibilang ka niyan. So pagdating ng January, ng February 30, isang buwan. Pagdating ng March 30, pangalawang buwan. Yun yung free mo. So dalawa na yan. Pero ang first payment mo sa ika-30 days pa. Kaya nagmumukhang 3 months. Pero 2 months free yan. So lagi niyong tatandaan yan ha. Nasa sa inyo yan, mga client, once na-approve ka, dalawang option. It's either zero, no free, 30 more or less, or 2 months free amortization. Ganun yan. So, meron naman naglalabasan, ibang dealer to, mga kamitsu. Ibang company to, mga kamitsu. Ang baba, zero down payment na. 3-2 months pa. Sabing ganun. Oo, totoo. Pero, naka-lock-in ang insurance niya. Ano yung lock-in? Lahat naman po is merong free 1 year na insurance. And then,
So susunod na taon magre-renew ka. Sa amin, kahit saan ka na mag-renew, kung saan kayo makakamura at kung saan yung accessible sa inyo. Ngayon, sa kanila, mag-i-issue kayo ng cheque. Mag-o-open kayo ng checking account. Magbibigay kayo ng cheque sa kanila for 4 years. Kasi nga po, naka-lock-in. So, sasabay yan sa monthly ninyo. Depende yan. Ang malaking problema dyan, in the future, kasi once na nag... Siyempre, budgeted ka rin naman. Di naman lahat ng Pilipino mayaman. Nakakaligtaan, uunahan ni insurance, so patay ka na. So, paano ako, nangyari na. Ganun yan. May nangyari nga dyan sa totoong buhay. Kaya, ganun yan. No? Kung ibang kumpanya, mayroon ganun talaga. So, sa amin, mas maganda. Dahil sa amin, totoo naman to, legit. Free insurance at nasa sa inyo na. No, hindi siya nakalakin. Tatandaan yan, mga kabitsu. At hindi na kayo magbubukas ka pa ng checking account. Eh, kung hindi ka nakapagbukas, di sayang lang yung approval mo. Ganun yun, mga kabitsu. So, yun ang explanation. Ngayon, si PS Bank, no, sorry to say, pero eh, totoo naman eh. Hindi kasi nag-join sa mga ganyang promo. So, ang 20% nila is yung option 2. Yung safe na 30,000, more or less, at walang free 2 months. Key issues po, wala siyang free 2 months, pero pwede siyang bumaba ang down payment nyo. No? Depende rin yan sa sitwasyon. Kasi nga, depende yan. Meron kasing out-of-top charge. Mura lang naman yan. Actually, lahat naman po ng kahit provincial, meron din pong out-of-top charge. Akala nyo lang. Mas malaki pa nga ho sa kanila eh. Hindi lang nila tinatawag na out-of-town charge. Kasama na yun sa computation nila. Dahil una-una, mataas na ang SRP. Siyempre doon sila magbe-base. So malaki na talaga pagka-province. Kaya mostly, most of the time, ang mga province sa amin din bumibili. Ako mayroon akong Tacloban, mayroon akong Davao, Lanao. So, talagang sa Manila dahil mas makakamura nga naman talaga sila compare sa province. So yun, no? Sana naunawaan nyo yun. Yung po yung explanation dyan. Simple lang yan. Tandaan nyo, summarize natin. Pagka na-approve ka, depende yan sa banko. Pagka RCBC ka, sa ngayon, sir, baka magbago yan. Baka mapanood nyo na itong video ko next year na. So mag-iiba talaga yan. Every second week of the month, nagbababa ng promo, ay nagbababa ng memo. So hindi mo alam kung bababa, tataas o retain ang promo. Lagi niyong tatanda niya, Kamitsu. Kaya yung iba sabi, nagmamadali yung ayente. Hindi ho dahil gustong bumenta ng bumenta. Nagmamadali ho dahil may hinahabol ho. Kasi yun ang usapan natin eh. Pag naabutan tayo ng ganyan, panibagong explanation na naman yan. Ganun po yun. Tsaka, paunahan ng unit yan. Diba? Siyempre, kailangan mabilis, pumilos. Yun po yan. No? So, lagi niyong tatandaan. Summarize ko. Pagbangko, may ibang banko, once na nag-apply ka, dalawang option pamimiliin nyo. Zero down or no free. May down payment, pero meron kayong free 2 months. So, depende rin yan. Ha? Minsan, hindi nagiging zero dahil meron kayong out-of-town charge. So, maawa naman po kayo sa mga agent. No, kasi nangyayari kasi, kasalanan din ng agent, hindi na-explain eh. Once na, akala mo, zero. Pagdating, oh, ba't mayroong 10,000 yan? Di ba po? So, mas maganda na yung totoo. No? Actually, hindi lang na-explain. Lahat siya legit. No? May resibo naman yan, mga kamitsu. Ano yung binayad mo, may resibo ka. At ikaw po mismo ang magbabayad sa cashier namin. Dahil bawal po yan sa agent na bibigay yung pera at ako magbabayad. Diyo, ang process ngayon, pera nyo, ibabayad nyo sa cashier. Pipirma kayo doon at ibibigay yung resibo. Na, maliban na lang sa reservation. So, once na meron kayong down payment talaga, kailangan ng reservation, magbibigay naman kami ng bank account ng kumpanya. Lahat ng banko meron kami. So, ganyan na lang. Sana nakatulong to. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa patuloy nyong sumusubaybay. Sa mga laging sumusubaybay, hindi nag-subscribe eh. Subscribe lang po kayo, mga kamitsu, dahil in the near future, baka kailanganin nyo rin ng tulong ko kahit wala pa kayong plano na mag-auto loan. At least, may kilala na kayong agent.
So kaya kung bago ka lang, mga kamichu, salamat, magstay ka lang. At kung naligaw ka, mag-subscribe na po kayo. Share nyo sa mga Facebook nyo. Thank you.